Okay, welcome back sa channel uli natin mga kosa. Ang lahat ng bagay ay mayroong kwento. Kakaiba, traditional, cultural. Yung ibang ang kwento ay medyo weird pa nga. Yung iba talaga ng mga nakakagulat ang istorya. Tayong mga Pinoy ay marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Diba? Lakas makatinig PH. Ang multinational and multi-billion shoes, sportswears and clothing manufacturer na pawang nangunguna sa industriya gaya ng Adidas at Puma ay masasabing isa sa pinakamatinding magkalaban sa negosyo. I-set aside muna natin yung Nike na Just Do It. Sa kabila ng pagiging magkakompetensya ng dalawa ay alam nyo ba na maliit na kumpanya lamang ang dalawang ito dati? Tama ang narinig ninyo, ang Adidas at ang Puma iisa lang dati yon. Or iisang kumpanya lang. Noong 1924 doon sa bayan ng Herzogenaurach sa Germany ay binuo ng dalawang magkapatid ang isang maliit na pagawaan ng sapatos. Ito ay sila Adolf and Rudolf Dassler. Noong una ay sa ilalim lamang ng kanilang tahanan ito nakapwesto. Tinawag nila itong Dassler Brothers Shoes Factory. At sa kabila ng problema noon sa teknolohiya, ay nagawa nila ng paraan ang kakulangan sa makina at kuryente sa pamamagitan ng paggawa ng dipedal na generator, ibig sabihin sa alitan sila. Mula 1924 hanggang 1943 ay naging maayos naman at tuloy-tuloy ang takbo ng negosyo ng magkapatid na Adolf at Rudolf Dassler. Subalit pagputok ng digmaang pandaigdig noong 1943 ay napilitang sumali at maging sundalong Nazi ang magkapatid. At dito na nagsimula ang napakasimple pero napakalupit na pinagmula ng away ng dalawa. Habang pinauulanan ng bomba ng Allied Forces ang Germany noong 1943, itong si Adolf Dassler kasama ng kanyang asawa ay naghanap ng mapagkakanlungang bomb shelter. At nang makakita na nga ay agad nila itong pinasok. Laking gulat nitong si Adolf Dassler na nga madatnan nilang mag-asawa sa loob ng bomb shelter na iyon si Rudolf Dassler kasama ang pamilya nito. Sa sobrang pagod at hirap na naranasan nitong si Adolf Dassler sa labas ng shelter, pagkasalampak na pagkasalampak niya sa upuan upang magpahinga ay malakas niyang winika na "Here comes the bloody bastard again." Na ang tinutukoy niya noong mga oras na iyon ay ang mga tora-torang naglalaglag ng bomba sa kanilang syudad. Subalit iba ang dating kay Rudolf Dassler nang marinig niya itong winika ng kanyang kapatid. Iniisip niya na siya ang pinariringan ng kanyang kapatid. At ang masakla pa, pakiramdam nitong si Rudolf ay minamaliit ng kanyang kapatid ang kanyang pamilya. Kaya dito na nagsimulang magkalamat ang relasyon ng dalawang magkapatid. Bago matapos ang digmaan, ay minalas na nahuli ng mga Allied Forces itong si Rudolf Dassler. At dito ay pinilit siyang paaminin na isa siya sa mga sundalong Nazi. Dahil sa pangyayaring ito, ay lalong nanggalaiti itong si Rudolf Dassler sa kanyang kapatid na si Adolf Dassler. Dahil iniisip niya na tinraidor siya ng kanyang kapatid at sinumbong siya sa mga sundalong Allied. Dahil noong mga panahong iyon, ay dalawa lang naman silang nakakaalam na naging sundalo sila ng Nazi. Well, kung ako man sa kalagayan itong si Rudolf, sa malamang ganoon din ang maiisip ko at mararamdaman ko. Hanggang sa umabot na nga sa sukdulan ang lahat para sa magkapatid na Adolf at Rudolf Dassler. Dahil noong 1948 ay nagdesisyon silang hatiin ang noong ilumalaki na nilang negosyo. Sa ikaiigli ng kwento, itong si Rudolf Dassler matapos na makipag-break sa kanyang kapatid ay itinayo niya ang kumpanyang Puma. And vice versa, ito namang si Adolf Dassler ay itinayo naman ang kumpanyang Adidas. Ang dalawang kumpanyang ito ay nanatili sa loob ng bayan ng Herzogenaurach sa Germany at sumailalim sa matinding kompetisyon ang bawat isa. Dahil sa kompetisyong ito ay masasabing maging ang buong syudad at ang mga mamamayan dito ay nahati din sa dalawa at bawat mamamayan ay sa mga sapatos tumitingin upang malaman kung sino ang pinapanigan o sinusuportahan ng mga nakakasalubong nilang tao. May mga panahon pang ang binansagang bent neck ang mga mamamayan ng Herzogenaurach, Germany dahil nga sa paraan nila ng pagtingin sa sapatos ng mga tao. Yung tipong imbis sa mukha sila tumitingin ay sa sapatos sila unang nakikipagtitigan. Magpasa hanggang ngayon, ang rivalry ng Puma at Adidas ay walang tigil na gumugulong. At binaon ng magkapatid ang kanilang alitan hanggang sa kanilang puntod dahil akalain niyo ba namang nang mategi ang dalawa ay inilibing sila sa iisang sementeryo lamang. Pero ang malapit sa magkabilang dulo nga lang para hindi sila magkita kahit sa kabilang buhay. Ang tanong, ngayon kaya kumusta na ang mga magkakamag-anak na may-ari ng Puma at Adidas? Bati na kaya sila?
Ito na yung pagkakataon na mawiwish mo, sana walang forever. Okay mga kosa, dahil dyan tapos na. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.